mga artists sa iba't ibang network. Ano yung nagawa ng ano ng GMA sa maganda mong career ngayon? Sa ngayon po kasi, well, siguro po, kaya naman po talaga ako nag-sign din po ngayon sa contract po with GMA kasi subok ko na po sila eh. At hindi po nila ako pinabayaan from the very start. That's why, until now po, yung tiwala, kung tiwala nila sa akin, ay ganun rin po yung tiwala ibibigay ko po sa kanila. Grabe rin po kasi yung tiwala nila sa akin nung wala pa po ako napapatunayan rin po. And until now, andyan pa rin po sila para sa akin. Tapos congratulations sa first yaya, no? Ang taas ng ratings ninyo. Thank pero you. Lang curious lang ako nung in-announce na ikaw at nung sinabing ikaw na yung, 'di ba? Alam naman nating lahat na nagkaroon ng teaser before na it's Marian, 'di ba? Tapos ikaw yung biglang lumabas sa second teaser. Kumbaga, ano yung naging reaction mo that time na 'yun, okay lang ba sa'yo maging second choice? Doon dapat si Maria yun, di ba? Tapos ikaw ngayon yung ipinalit parang yan. Is it okay with you? Yes po, wala po talagang problema. Ang nakapagtaka nga po, bakit ako? Di ba? Parang, bakit ako yung napili? Of course, yun pong role na yun ay hindi basta-basta. At of course, Mr. Gabby Concepcion po yung kapartner. So, ang nasa isip ko po talaga nun, bakit ako? Bakit kaya ako yung napili nila para gampanan yung role na yun? So, for me po talaga, it's a blessing po talaga yun. First reaction mo, nung sinabi sa'yo na, ikaw yung ano, ikaw na yung papalit kay Marian sa first year, ano yung naging first reaction mo that time? Sabi ko, wait lang, bakit? Yun po talagang naging reaction ko. Bakit? Kasi alam ko meron ng teaser, meron na silang, yun nga po, ready na sila at nakapag-taping na sila. So, anong nangyari? Anong problem? So, yun nga po. So, ngayon po kasi mas lock-in na, lock-in taping na. Naintindihan po yung part ni Miss Marian Rivera na bilang isang ina, eh, ganun din naman po talaga yung gagawin ko. So, priority ko talaga muna yung pamilya. Ganun po. Kaya, that time parang ang tanong ko po talaga, bakit ako? At bakit? At binigyan mo naman ng katarungan yung character ng first yaya, di ba? Salamat po. Thank you po. Yung last question ko sa iyo is, what store ano for you this itong pagpirma ng kontrata? Ano pa yung mga aabangan sa iyo ngayong another 3 years contract ba yan? Parang ganon? Para pong ganon. Pero sa ngayon po kasi ang maipapangako ko lang po talaga sa kanila as may lalo po ngayon mas pagbubutihan ko pa, mas gagalingan ko pa po. Siguro may mga bagay na baka kaya ko pang ibigay. Mas itodo ko pa. So, baka yung sanya na umaarte noon, baka mas maganda yung gawin natin din ngayon. So, mas galingan ko pa. Kung kailangan nga rin po na mas pag-aralan ko pa kung paano umarte na mas maganda, gawin ko po yun. May dream role ka bang gustong, kumbaga bibigyan ka ng chance mamili ng dream role? Kumbaga, kasi sa katawan mong yan, di ba, naging model ka ng isang calendar, naging calendar girl ka. Kumbaga, inasa mo ba maging superhero soon sa isa-isa sa some of your projects? Yes po. Actually, nung naitanong po sa akin yan din, isa po yan sa mga pinapangarap ko pong maging role po talaga. Superhero. Kasi before po, though superhero po kami, pero mga warriors po kasi kami dun eh. And bukod pa dun, kami apat na sangre. So, apat po kami dun. So, gusto ko naman matry naman kung paano kapag ako na lang. Kung ikaw naman yung superhero at ikaw lang mag-isa. So, anong mangyayari? So, sana matupad yan, no? In some of your projects soon. Congratulations. Salamat po, Sir Alan. Thank you, Kuya Alan. Next question naman po from Miss Kate Adahar. Hi, good afternoon, Sanya. Congratulations. Yung question ko, yung success ng first yaya, paano ka binago pati yung friendships? Kasi kitang-kita sa social media yung closeness mo. Sinamahan mo pa si Kakay sa pagpapabakuna. Paano ka nabago ng first yaya? Number one, nung ginampanan ko tong first yaya at naipalabas na at marami na ang nakapanood. Actually, yung pinaka-nabago sa akin yung kung paano ko magtrabaho. Kasi before, parang of course, yes, trabaho siya, ginagalingan mo siya, pero yung bang, hindi, nung nangyari kasi, nung lumabas yung first yaya, ang laki na naging impact niya sa ibang tao.
At yun yung nakapag-ano sa akin na itong ginagawa ko, hindi lang pala siya basta trabaho. Kasi marami rin siya talagang na-inspire. Kaya mas lalo kong pinahalagahan yung work ko. And pagdating naman sa first year, yung mga kaibigan ko, sabi ko nga kanina sa kanila, yung naitanong nila about sa love life, parang tuloy na mas nawalan ako ng gana sa love life kasi meron akong mga ganitong klaseng kaibigan. So sabi ko, hindi ko alam kung dapat ko pa silang sisihin. Pero okay naman, kumbaga parang mas nag-enjoy kami. Iba na talaga yung pagiging magkaibigan na hindi sila kaibigan mo na artista. Sila yung kaibigan na hindi mo makikitaan ng artista ako. Hindi ganon. Talagang nakita mo sila bilang isang normal na tao na hindi, walang halong showbiz. Yun talaga. At hindi ka nila huhusgahan kahit sino ka pa. Nakatawa. And nabanggit mo na lang din, may oras ka ba ngayon para sa, I mean, may nanliligaw ba? Nakakapag-entertain ka ba ngayon? Nang manliligaw? Sa ngayon, hindi ko alam kung may nanliligaw sa akin, number one. So wala akong alam kung paano ko sila i-entertainan kung hindi ko rin naman alam kung may nanliligaw sa akin. So, ganun, mga sweet lang kasi yung mga tao rin sa'yo or lahat naman kasi sweet din. Baka sweet din siya sa iba. So, hindi ko rin, ayaw ko mag-assume, di ba? Pero kung baga may mga nagtitext, ganyan, parang may mga madalas nagpaparamdam. May mga ganun na, so biglang parang, uy, may mga sumusulpot bigla, ano nangyayari? Pero parang ako, chill lang ako kasi hindi ko nga alam. Hanggang hindi nila sabihin sa akin na yes, nanliligaw kami or nakita ko na lang siya nandito sa bahay at umi-effort. Pero kung sakasakali, open ka na ngayon at this time of your life, magka-boyfriend? Open ka? Feeling ko eh. Kasi mag-25 na ako sa August tapos feeling ko kailangan na rin naman. Pero sa ngayon kasi masaya talaga ako and nag-i-enjoy pa ako and ayokong pilitin. Kaya kung dadating siya, dumating siya. Pero kung hindi, at least now, pwede na. Kumbaga kahit paan, pwede na ako mag-welcome. Pero yun nga, sa ngayon kasi ang hirap pang pasukin kasi nag-i-enjoy talaga ako sa trabaho ko ngayon, sa mga kaibigan ko. So, yeah. And last question na, nakita namin kasi yung collab mo with Samantha Bernardo at alam natin na lagi kang nakukumpara. Nakong dami mga nagko-comment pa rin. Mamaya ka nababasahin. Yung ano to, lagi ka nakukumpara kay Rabia at ngayon pati kay Samantha. Anong masasabi mo dyan na kinukumpara ka sa mga beauty queens at gusto ka ng mga tao na sana sumali ka raw? Yun nga, sa beauty pageant. Yun nga, actually parang minsan nakakapagtaka na bakit kaya ako yung naisip nila na i-join doon. Sa dami-dami ng artista na pwede nilang pasalihin doon. Bakit kaya ako yung iniisip nila na para doon? So, of course, nakakatuwa po talaga and nakakataba ng puso na makarinig ng ganyan. And manggaling rin mismo sa mga beauty queens. Sobrang nakaka-amaze lang na yun talaga yung nakikita nila para sa'yo. At sabi ko nga, hindi ko aalisin yun kung may mangyari man sa atin yon, biglang may mag-invite sa atin at sa'yo ibigay yung pagiging beauty queen. Bakit hindi natin tanggapin kung ibibigay talaga para sa'yo? Thank you, Sanya. Congratulations. Happy for you. Thank you po, Miss Kate. Thank you, Ate Kate. Next Thanks, question naman po. From Mr. John Bueno. Sir John! Hi, Tanya. First of all, congratulations. I'm really happy that you stayed with GMA. It's been a while since we talked, but I remember the time that you went to Tagaytay together with the bloggers. Remember yes. that time? Would you mind comparing who the Sanya was during that time and who Sanya is right now? Siguro po kapag mako-compare ko, mas baka mas makapal na po yung mukha ko ngayon. Pero kasi mas sobrang mahihiyain po talaga ako noon eh. Pero ano, siguro po mas okay na po ako ngayon. Kumbaga medyo kahit paano po since ilang beses na rin po tayo nagkakasama-sama, mas medyo malakas-lakas na rin po yung loob ko magsalita ngayon. Pero of course, hindi naman po ibig sabihin ng baka isipin. Ang hirap po kami po pala magsalita. Pero hindi. Pero kung sino po ako man sa personality po, kung sino man po yung, kung sino man po ako noon, na sanyang nakilala niyo noon, ay ganun pa rin po ako hanggang ngayon. Wala pong kailangan magbago. Kung kailangan man po magbago,
pakiramdam ko po, kailangan lang natin mas maging mabuti, mas maging mahusay, at mas ikagaganda lang po siguro na ikakaayos ng lahat. Despite the pandemic, your career has actually skyrocketed like this year, especially because you had the lead role. Aside from that, you've had several brands actually believing in you. Who are you thankful for specifically for these achievements? Alam niyo po sa lahat, sa mga natatanggap ko sa ngayon, wala talaga akong iba pong gustong pasalamatan kundi talaga yung nasa taas. Kasi lagi niya ako sinosurprise. Lagi niya akong, may mga bagay na nangyayari sa akin na biglaan na lang. Katulad niya po nitong first yaya na, of course, hindi ko inakala, hindi ko naman alam, at wala po akong kaalam-alam na ibibigay sa akin to, pero ibinigay sa akin. May mga blessings po po dumating sa akin na biglaan, may sinosurprise talaga ako. At yan talaga, siya talaga yung number one. Bukod po na, of course, si Kuya Germs na unang-una talagang naniwala sa akin, si Tatay. At sa mga managers ko na hindi sila sumuko sa akin, sila talaga, si Kuya Frank at si Direk Alvin talaga na ano man ang nangyayari sa'yo, may mga pinagdaanan man tayong hirap sa buhay, may mga hinarap man tayong ganito kahirap, pero hindi nila ako iniwan. Yun yung masarap sa pakiramdam na ano man ang nangyayari sa'yo, naniniwala pa rin sila sa'yo at hindi ka nila iiwan. Okay. Aside from that, you also got to work with Gabby Concepcion. But prior to actually doing that on the show, what was your impression of Gabby initially? And after you got to work with him, what was he like? First impression ko sa kanya, parang sobrang professional niya, sobrang formal na tao. Ganun yung tingin ko sa kanya, parang hindi mo siya mabibiro. Pero what got me surprised is yung nung nakatrabaho ko na siya, sobrang doon ko nakilala na parang simpleng tao lang pala talaga siya. At siya pa yung unang nagbibiro para sa'yo, para mabasag yung wall. Sa'yo na talaga, at napakabait na tao, napakasipag. Noon nga nagpunta kami sa sa beach niya, na kaming mga first kayakas, grabe yung kung paano yung pag-aalaga niya sa aming lahat. Siya yung namamalengke, napakasimpleng tao, wala kang masasabi, napaka-humble. Ganun talaga, at hindi niya pinaramdam sa'yo na I'm Gabby Concepcion. Hindi po, walang ganun. After you got to work with him, and now that medyo wala na yung first yaya, of course, you're not taping anymore, gaano naka ano yung friendship nyo? Na kumbaga magkakaroon pa rin ba ng connection kayong dalawa after the show? Actually, hindi nga lang kami dalawa eh. Lahat kami. As in, hindi lang yung sa amin dalawa. Laging, ito yung pinangako namin sa Viber group namin. Na ayaw namin mangyari sa na nangyari sa amin noon, na parang after namin gumawa ng Viber group, nawawala na. After So sabi namin na, ito ha, basta kung ano man ang mangyari sa atin, magkahiwalay man tayo, basta connected tayo dito sa Viber. Ganun lagi sila. Dapat connected tayo dito or kailangan gumawa tayo ng plano, kung saan tayo pupunta every month, kung anong plano natin, kung saan tayo magde-date lahat kapag merong time lahat. So, yun po. Parang hindi lang talaga mawala yung connection. Alright. Your brother is also doing good in his projects. Siya as a person, how do you think he has helped you in your career? Well, lagi din siya kasing nagpapayo sa akin ng basta malaki ka na. Alam mo, yung tiwalang binibigay na lang niya sa akin, alam mo, malaki ka na, alam mo na kung ano ang tama at mali. Sabi niya sa akin, pagkakatiwalaan kita, ikaw na ang bahala. Yung trust na binigay sa'yo ng kapatid mo, malaking bagay na yun para sa akin. And until now, yun yung pinapahalagahan ko. Yun lang. Kasi ayoko masira yung tiwalang binigay niya. Alright. How about in GMA, who are the specific parts of your career? I'm sorry po. Nakakat po kayo. Ano po? Alright. I'm sorry. With regards to GMA, who are the specific persons in management that you'd like to thank for? Yes.
Of course, GMA Arte Center, kina Tita Tracy Garcia, kina Sir Simon Ferrer, thank you so much. Kina Miss Annette Gozon sa GMA Network po. Si Miss Annette Gozon, si Sir Felipe Yalong, si Sir Duavit, of course, si Sir Gozon po. Thank you so much for trusting me. Dahil yung mga projects na binibigay nila sa akin ay actually hindi po biro. At grabe yung binibigay nilang tiwala sa'yo. Kaya nga sabi ko, maraming salamat po talaga. Hindi ko alam kung paano ko ibabalik yung pasasalamat ko. I'm sure na hindi sapat yung thank you lang na naririnig nila para sa akin. Pero ang gagawin ko lang po talaga, ibigay ko yung best ko at mas galingan ko pa sa lahat ng ginagawa. Last question. People have been clamoring for a second season for First Yaya. Is that in the near future? Is that going to be possible? Actually, pinag-pray pa namin yan kung sana nga ay matuloy. Pero I'm sure hindi lang ako yung happy and excited kapag nalaman nila na magkakaroon ng book 2. At of course, hindi lang ako. So, sa ngayon, yun lang. Sana ipag-pray natin na matuloy po talaga ang book 2. Basta sinasabi ko lang, pag para sa atin, ibibigay para sa atin.